The pandemic truly changed the way we live our lives. Maraming bagay ang nagbago. Maraming bagay ang nawala. Maraming nasira. Maraming nabuo. But change is the only permanent thing in the world. Baka yung change pala na yon will bring color to your life. Maybe the change you need is not the what, but the who. A who that would change the way you see the world, the way you see love. Aking sinta, ano bang meron sa iyo? Buhay online class, I would say, is a stale, tasteless life, walang thrill, walang excitement, nakakawalang gana. Bakit ganun? Lahat na lang ata ng kamalasan sa buhay naranasan ko. Deserve ko ba to? Ang maloko? Maiwan at masaktan? Parang wala naman atang may deserve nun, diba? Pero bakit ganun? Tapos, dumagdag pa tong pandemic at online class. Ewan ba? Di ko na nga alam eh. Bahala na. Ihahatid kita kung mayroon akong my life became a big black and white story. In other words, walang buhay. Dumagdag pa tong pandemic. Wala akong dapat patunayan. Ihahatid kita. Naisip ko rin namang umalis na natuloy. Alam niyo ba yung ganang feeling? Na paulit-ulit, nakakasawa. Alang-alang sa pinagsamahan, ihahatid kita dun sa lugar kung saan ka magiging masaya. Kahit na hindi ako ang kasama, ihahatid kita. Walang mangungulit, wala nang magagalit, huwag kang mag-alala. That's it for today, class. Do not forget to accomplish your requirements for today, ha? I'll see you again on Wednesday. Good day! Hello. Partner tayo dun sa activity natin sa theology, diba? Meron ka bang time ngayon? Life was stale until she came. Si Ali, siya lang naman yung nagbigay ng kulay sa aking mundo. Yung paulit-ulit na nakakasawa, may maganda rin palang dulot yun, no? Alam nyo, if there's something good na naidulot itong pandemic, I think yun yung nakilala ko siya. Paunti-unti, she became a part of the routine I used to hate. Grabe, from a black and white story, naging makulay ang mundo ko. Di ko ma-imagine na wala siya sa buhay ko. Hey Ali, busy ka ba? Tara Zoom. Same link, may sasabihin lang ako real quick. Oh, ano naman ba yung gusto mo, Jake? Eh, may ginagawa pa akong assignment. Ipapas kay Mama Larkong ngayon. Wala naman. Gusto lang kita makausap. Bakit ba? Lo? Parang naman di tayo nag-uusap at nag-chat sa class everyday. Ano ba yung gusto mong sabihin? Eh, may sasabihin lang ako. Sige na nga. Bilis-bilisan mo. Just
Hinahabol ko pa yung 11:59 na deadline pa kagaya ko matapos sa ginagawa ko. I like you. Ano? Siya si Echo, ang first ever boyfriend and great love ko. Supladong tignan nung una, pero sobrang sweet kaya niya. Kahit 3 years na kami, di pa rin nawawala sa akin yung kaba pag nakikita ko siya. Kaso, huling pagkikita na pala namin yun. Kasalanan to ng pandemic eh. Ayan tuloy, wala naman choice kundi mag-LDR. Hindi kami nag-work. Grabe ka naman, Adi. Bakit hindi mo sinabi sa akin lilipat ka na ng eskwelahan? Ha? Tapos, sa iba ko pa malalaman? Bakit ang dami mong hindi sinasabi sa akin para bang hindi ako kasama sa mga plano mo sa buhay? Bakit? Ano mo ba ako? Di ba boyfriend mo ko? Ha? Sagutin mo ako, Adi. Huwag kang umi... Ganyan na lang ba tayo lagi? Lagi ka... Ako... Lagi mo na lang akong iniiyakan. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi, Ali. Pagod na kasi ako eh. Kasi parang ako na lang yung nagtatry sa relationship na to. Ha? Sumagot ka naman, Ali. Bakit? Gusto mo na ba akong hiwalayan? Sabihin mo lang kasi napapagod na din naman ako eh. Hindi, Ali. Alam mo, Ali, maghiwalay na lang tayo. Ganun na lang. Hiwalay na lang tayo kasi wala nang mararating to. New school? With a new environment in the middle of pandemic? This is not what I expected. In short, yung buhay na na-enjoy ko, nawala na parang pula. I'm used to being with friends. Pati plano ko, nadamay nga eh. Now that I'm a new student, wala akong kakilala kahit sino. Worse, online class pa. It's so hard, especially that I'm alone. Kailangan ko makisama, makibagay, at makiramdam. Ang hirap. I still have my friends naman. We're still for each other. Pero... lahat busy na eh. May kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Oo, nakikita naman. Pero sa harap nga lang ng screen. So ayun, tara labas tayo sa Sabado. Pwede kayo? Ay. Ikaw, pwede ka? Ikaw wala ka namang ginagawa. Baka pwede ka? Uy, Ali, hindi ako pwede bukas. May lakad kami. Babawi na lang ako sa susunod na. Sayang naman. Oh, sige. Hindi, okay lang ako. Promise. Okay lang ako. Sige, ganun na lang. Sige. Bye! Ay. Grabe, nakaka-drain. Nakakapagod pala tong online class, no? Eh, hindi naman kasi pwede yung tuwing meron akong problema, pati sila nadadamay. Isa lang naman yung kalaban ko dito, sarili ko. But I'm also my own confidant. It felt like living in an old sad movie. Alam niyo ba, my life was in black and white hanggang sa nakilala ko siya. He is my angel. Akala ko nga, forever na akong malungkot eh. Pero biruin mo, nagkaroon ako ng taong masasandalan.
yung taong makakasama ko sa pang-araw-araw na journey ko. A break from all the stress and exhaustion na dala ng pagbabago sa buhay ko. Siya ang naging pahinga ko. Sabi ko, I like you. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag mo nga akong nilaloko ng ganyan, no? Ikaw talaga, lagi mo akong pinagtitripan eh. Tsaka, di ba, alam mo naman yung pinagdaanan ko sa ganyan? Yes, I know. And I really understand that. It just so happened na gusto talaga kita. Sabi mo sa ako sa'yo, Ali. Hindi ko alam kung sasabihin ko, Jake, kasi... Diba, parang sa tingin ko, parang... Sige nga, alam ko din sa sarili ko na gusto kita. Nagulat ka. Nagulat ka. God is gracious nga naman talaga eh, no? She is my strength. And I'm so blessed to have her in my life. I always pray to God na sana ibigay niya yung para sa akin in the right time. And I think ito na yun. At siya yun. Uy, meron palang audition sa Council of Student Ambassadors, no? Sa tingin mo, fit kaya ako dun? Oo naman. Ikaw pa ba? Tsaka pinag-iisipan ko kasi kung sasali ako sa audition, until next week na lang yun. Sali ka na din kaya? Ayaw mo i-try? Let's see, but anyway, good luck. I know you can do it. See you. Hi, napakaganda. Para kang isang anghel na binagsak sa lupa. Yan ang kulay. At sa tingin ko, nahanap ko na nga talaga ang magbibigay kulay sa buhay ko. Color, my story became our story. A story that started with black and white and now has all the shades of all the colors that I can think of. And yes, you really brought color to my dull, monotonous life. Ikaw yun, Ali. Ikaw ang nagbigay liwanag sa mundo ko. At ngayon, ay patay na sa'yo. Nagumpisang walang kulay ang mundo ko dito. Ako'y niloko, nawasak, at nawalan ng pag-asa. Pero salamat sa'yo, ha? Matatapos ako ng makulay at buo. You are the reason kung bakit nagkaroon ako ng best moments dito. You showed me a new perspective eh. A colorful perspective. Minsan kasi, kailangan muna nating masaktan. Para mas mahalin natin yung sarili natin. Sabi nga nila, kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, hindi mabibigay ng taong mahal mo yung love na deserve mo, diba? Life na para sa'yo? Bago malilimutan ito, kay hirap na maulit muli ang naiiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututupan, harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang hinig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkatuloy pa rin. Muntik na nasanay ako sa aking pag-ibig.
kahapon ko.